May mga nilikha sa mundo na sadyang napakahalaga para sa atin. Ito ang naging rason kung bakit tayo nabuhay. Ito ang naghahatid ng saya at nagsisilbing inspirasyon upang makamit natin ang ating mga pangarap. Pero paano nga ba? Paano kung ano na lang ang meron ka ay siya pang mawawala sa'yo? Paano kung ang nakaraang dapat maibauna sa limot ay siya pang maging dahilan ng pagkasira ng iyong ninanais na kinabukasan? Susundin mo ba ang sigaw ng iyong puso na nais magpatawad? O ang tulak ng iyong nag-aalab na damdamin na gustong magbigay ng ganting walang kapatawaran? Pag-ibig. Iba't iba ang kahulugan nito sa bawat isa. May pag-ibig sa pamilya, kaibigan, taong malalapit sa'yo, at higit sa lahat, pag-ibig sa taong hinihiling mo na makasama habang buhay. Siya yung taong magbibigay ng kulay sa madilim mong mundo. Isang taong binubuo ang araw mo at bigla ka nilang napapangiti kapag naaalala mo siya. Maraming tao ang nagmamahal at nasasaktan sa iba't ibang dahilan. Mga taong kahit sasaktan ay patuloy pa rin nagmamahal. Sa buhay natin, may isang taong dadating na magsisilbing inspirasyon sa bawat araw. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay may hangganan. Ang pinakamasakit na parte, ang hiwalayan. Makakaya mo pa kaya pag ang dating masayang samahan ay magkaroon ng hangganan? Yung biglang hihinto ang mundo dahil mawawala na lang ang taong nagpapasaya sa'yo? Yung isang araw, maglalahong bigla ang pinapangarap mo. Alaala na minsan, makakapagpangiti, makakapagpalungkot, makakapagpaiyak, at makakapanghinayang sa'yo. Ano pong kailangan nila? Ikaw! Ikaw, Ellen! Hindi mo na ba ako naalala? Ang bilis ng panahon, ano? At ang bilis mo ring makalimot! Joaquin? Kagaya ng sinabi ko noon, mamahalin kita habang buhay at akin ka lang! Ano ba nangyayari sa'yo? Matagal na tayong wala! Bakit? Ha? Lahat bang nanawawala, hindi na pwedeng ibalik? Ha? Ellen? Ano bang pinasasabi mo dyan? Umalis ka na nga dito! Ellen! Ano bang pwede kong gawin para mahalin mo ako ulit? May pamilya na ako, Joaquin. May dalawang anak at mapagmahal na asawa. At yan kaya... ba ang dahilan? Kaya hindi mo ako pwedeng mahalin ulit? Hindi na kita mahal! Kaya umalis ka na! Ellen! Babalikan kita! Pa! Ano ba? Kumamatay lang ni Mama! Respeto naman! Baka gusto mong isunod kita sa mama mo? Papalag ka na sa papa mo? Ha? Ha? Umalis ka nga dito sa bahay natin. Umalis ka! Ellen! Ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Hindi mo lang alam, Ellen, kung gaano kita katagal hinanap! Ellen! Joaquin, ano ba? Bitawan mo nga ako! Ellen! Mahal na mahal kita, Ellen! Kinabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Wala na tayo at hindi pa magiging tayo pa. Ano wala tayo? Mahal na mahal kita, Ellen! Di ba na ako ka na mamahalin? Ako lang ang mamahalin mo? Huwag mo akong iwan, Ellen! Iwan mo ako! Huwag mo akong iwan! Mahal, mahal! Anong kaguluhan yan? Mahal? Sino siya? Ito bang pinagpalit mo sa akin, Ellen? Ha? Ano bang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Inagaw mo siya sa akin! Wala akong inagaw sa'yo! Bigal, ngayon, ilabas mong tapang mo, ha? Bigal, tama na! Walang hiya ka!
Ah, ganun! Gusto mo palang sumunod sa papa mo, ha? Gusto mo palang... Halika dito! Halika dito! Sir, kakapulis kami. Baka pwede natin pag-usapan yan. Huwag! Huwag! Dito! Ha? Joaquin! Tama na, Joaquin. Tama na. Anong tama na? Di ba ito kagustuhan mo to, Ellen? Kagustuhan mo! Uminahon ka, sir. Pwede natin yung pag-usapan, sir. Anong pag-usapan? Umalis kayo! Wala kayong pag-ialam sa problema namin! Alis! Joaquin, maawa ka, Joaquin. Tama na. Tama na. Bakit? Naawa ka ba sa akin, Ellen? Ha? Naawa ka ba? Itigil mo na yan! Wag mo siyang saktan! Dahil anak mo siya! Anong pinagsasabi mo, Ellen? Ha? Nagbibiro ka ba? Anak mo siya! Oo, anak mo siya! Isang araw bago tayo maghiwalay, nalaman kong buntis ako. 3 linggo na akong nagdadalang tao nun. Hinanap kita para ipaalam sa'yo ang lahat dahil karapatan mong malaman at maging ama sa anak natin. Sinubukan kitang tawagan kasi nagbabasakali akong interesado kang maging ama, pero pinilit ako ng mga magulang ko na huwag ka nang hanapin dahil wala akong mapapala sa'yo. Pakumbaba akong humarap sa Panginoon. Nagdasal ako at humingi ng sagot kung tama bang hanapin ka pa. Ngunit dumating sa buhay ko si Miguel. Ilang buwan si Nuyo at pinangako niya ang pananagutan niya ang bata. At bubuo kami ng lusog at masayang pamilya. Ellen! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit inilihim mo sa akin? Sira-sira na ang buhay ko! Ah! Bilang isang taong naiwan at nasaktan, napakahirap magpatawad. Sari-saring emosyon ang aking naramdaman dahil sa mga nangyari. Sobrang pagkamuhi at hinagpis na halos wala nang lugar ang pagpapatawad sa aking puso. Kung gaano kalalim ang sugat, ay ganoon din katindi ang dulot na sakit noon sa akin. Mahabang panahon man akong naging bilanggo sa tila pangungot na karanasang iyon, natutunan ko pa rin tanggapin ang lahat at patawarin ang tunay kong ama. Mahirap magpatawad, ngunit mas mahirap kung patuloy kong ikukulong ang aking sarili sa galit na aking naramdaman. Ang pagmamahal ay para sa lahat, walang pinipiling lugar, tao o oras man. Ngunit lahat ng sobra ay hindi na nakakabuti. Diyan ikinulong ng tunay kong ama ang kanyang sarili. Binulag siya sa isang pagmamahal na imposibleng matumbasan ng aking ina. Natutunan ko sa kanya na hindi sa lahat ng oras dapat sundin ang ating nag-aalag na damdamin. Dapat maging balanse tayo upang pugso ng ating damdamin ay kontrolado natin.